ito ho, matagal na nirereklamo sa amin, sinubong na namin sa mga local officials, kung saan-saan na namin sinubong, ay kayo lang pala makakasob dito. Yung pagkakahuli po sa 10 Chinese na sangkot sa illegal na pagmimina dyan sa Zamboanga. Tama ho ba? Opo. Tama po. 10 Chinese po at isang Taiwanese po. Okay. May kasama palang Taiwanese. Oho. Opo. Kailan pa ho ito nagmimina dyan? Matagal-tagal na rin po itong nagmimina eh. Yun po ang report na nakarating sa amin. At umaksyon lang po kami kasi may mga natanggap po kaming impormasyon na ganun nga daw po ang ginagawa. Mga nagmimina yan despite na wala po silang mga dokumento. Wala po silang mga permit sa DNR. Wala rin pong permit sa mga local. Wala so, din sa local. Hindi ho inaksyonan ng local? Wala palang permiso. Hindi ko na lang po inalam yung kabayan. Hindi niya inahabol. Tama. Ang inahabol ko na lang po dito kasi masyado na po tayong binababoy ng mga banyaga na ito. Ito kasi talagang yun ho ang direction na binigay ho sa amin ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Na tutukan po namin lalo na ho yung mga ganyang mga banyaga tapos sinisira ho yung kalikasan natin. Even ho yung mga pogo, ganyan din ho ang ginagawa kabayan. Yung mga nagtatayo po sila ng mga deep well pumps po na malalaki, hindi ho sila nagbabayad ng tubig. At sila po ay may mga super deep well pumps na tinayo para ho ilagay doon sa poguhan nila na magsusupply ho ng tubig doon ho sa 3,000 hanggang 5,000 na katao doon po sa kanilang mga poguhan. So kasama na po ito, kaya ho pati ito kabayan, tinabaho na po namin itong mga ganitong klase ng illegal operation. At ang balita pala, ang sabi ho sa balita, tama ba? Na open pit mining ang ginagawa nila, yung talagang hindi sa ilalim ng lupa, kundi binubuksan ang ibabaw ng lupa? Oo, kaya nga ho marami excavation areas na nakita po doon, kabayan. Iba-ibang lugar yan, kabayan. Hindi lang naman ho isa yan. Iba-iba pong lugar yan. So talagang... Hindi lang isang lugar? Oo, kung titingnan nyo po sa aerial view, talagang makikita nyo ho yung mga butas-butas na ginagawa po nila. Opo. So hindi lang ho Zamboanga Province? Yung Zamboanga Province po yan, pero magkakaibang lugar po, kabayan. Opo. Okay. So tama ho, 10 Chinese at saka isang Taiwanese sila? Opo, tama po. Oo. Wala hong reaksyon ang local government. Anyway, hindi natin kailangan reaksyon nila. Malinaw na hindi nila ginalaw itong mga Chinese na ito. How about Mines and Geoscience, MGB, Geoscience Bureau? Gagawa na lang po kami ng mga report dyan, kabayan. At tingin ko naman po, may initial coordination na po kaming ginawa sa DNR po para po dito. At ito namang mga Chinese naman po na ito, kabayan, ang balak po namin dito, ipapadeport na po namin kaagad dito. Kasi kung kakasuhan pa natin dito yan, kabayan, parang nakakapagpiansa lang yan. Tapos kaya nga, pakakainin pa natin yan pag kinulong nyo. Oo, kaya nga ho, yun na lang siguro gagawin namin decision. Pina-inquest na po namin yan, kasama po yung Bureau of Immigration, yung mga tauhan po ni Commissioner Tansinko, para po sa immediate deportation nito mga to. Okay. Ang sinasabi po ay nakabili ng bukid, baging kabundukan, may-ari sila ng mga bundok, literal na bundok daw. At nag-aalaga ng daan-daang mga baboy at sila ay parabang miyembro na nung lokal na lugar, embedded na sila sa local communities, tama ba? Ganun po kasi yung ginagawa nila, kabayan. Minsan po, mga nag-aasawa po ito ng Pinay. Local. Opo, para po magkaroon ho ng dokumento yung kanilang mga... Paano pa ganun? Ay, inahabol naman po natin kabayan. Opo, imang ganyan. So, nasa no sila ngayon? Nandito po sa atin. Pinadala ko na po dito sa Manila at kasalukuyan ho, nakakulong po sila dito sa detention center po natin. Opo. Yusek, pag ganyan ho, di ba mayroon silang financier? Hindi naman kanya-kanya yan? Ang alam po namin, yung isang financier po na kuha po natin. Kasama po nila ngayon. Apo. Nahuli ho ba yun? Kasama sa nahuli? Apo. Isa sa nahuli. Tapos may isang translator din po kaming nakuha. Translator? Kasama ho yun sa kakasuhan?
Apo, apo. Kasama po ito sa kakasuhan. Okay. Isa pa ang issue, yung sinasabing nabawasan ito mga text scam dahil lang po sa pagbabawal sa mga pogo at sa ginagawa niyo mga raid. Opo, kabayan, yun po yung natanggap naming report. Even po yung ibang mga agencies, yun po ang sinasabi sa amin na ang report nga po sa kanila, yung dating nakakatanggap po sila ng mga text from kani-kanino regarding sa loan scam at iba't ibang klaseng scam, eh nawala daw po. Yun nga, nagbabalidate po kami ngayon kasi kabayan, nung nakaraang mga linggo po, nagbigay po kami ng mga listahan ng mga lugar kung saan po nandoon yung mga pogo sa mga local government units through DILG Secretary Benhar Abalos. Ano? At hinahanap po namin ngayon yung sa monitoring po namin yung kung na-accomplish po talaga nila yon. Kasi po, kung na-accomplish po talaga nila yon, talaga pong mababawasan po yung mga text scams po at saka yung mga online scams na nangyayari dito po sa atin. Opo. So, monitoring po kami kung talagang nagkaroon po talaga ng operation laban po sa mga pogo dun sa kani-kanilang mga lugar sa bayan. Oo. So, itong mga binibili nila yung mga unregistered SIM cards para gamitin sa illegal na komunikasyon like yung mga text scam, ganon. Opo. Ay, tama po yun, kabayan, kasi every time po na nakakahuli po tayo ng mga pogo hub, ay mga pogo operation, lagi po tayo nakakakuha ng mga libu-libong mga pre-registered SIM cards na pwede na pong gamitin ng mga scammers. At yun nga ho, kasama po sa mga nakuha natin, yung mga equipment po, yung mga aparatos na ginagamit po nila para po makagawa ng mga pre-registered SIM card. So siguro po, kabayan, isa po sa dahilan yun kung bakit siguro nararamdaman ng iba na nababawasan po yung mga online scammers na na-encounter nila on a daily basis po. Opo. Yusek, ito hong mga local government officials, especially ang mayor, nakikiisa ho ba sa PAOK para sa kampanya laban sa mga pogo? Sa ngayon po, nakikiisa po sila. Kasi po, meron pong meeting na ginagawa po si SILG Benhar Abalos. Nung nakaraan ho, nasa Pampanga po kami at sa mga darating pong araw, Visayas po kami in Mindanao, para po i-address yung mga pogo po doon sa mga kani-kanilang mga lugar. So ang mga kamiting po namin dito, yung mga local government officials, yung mga mayors po, mga governors, pati na rin po yung mga chief of police doon sa mga area. Ayun, yun ang pinakamagaling. Kasi ang local government officials, especially the mayor, kung talagang hahanapin nila itong mga pogo, alam nila kung nasaan, di ba? Opo, tama po yun. Hindi naman po pwedeng itago yun dahil ang dami pong indicators, kabayan, para ho hindi nyo malaman yun. Ano? Oo. Kamusta na ho yung Tarlac at saka yung Pampanga na Poguan? Nabuksan na ba ho lahat yung dapat alamin doon, yung dapat buksan? Marami na po tayong ginagawang investigation doon, kabayan. Opo. Siguro sa mga darating na panahon, talagang mapapaila na po natin lahat-lahat po ng mga involved at nagpapatakbo po nung dalawang malalaking pogo po na yon. Okay. Maraming salamat po, Yusek, at good morning. At again, congratulations po. Kabayan, subscribe na sa Tele Radyo Serbisyo YouTube channel para po sa mga nagbabagang balita at talakayan.